nag-order ako ng pita or tortilla online sa Shopee at dumating na siya. I'm glad kasi mayroon siyang expiration date at nakalagay na rin specific kung paano mo siya papainitin. So both sides, ipapainit mo lang siya ng 3 minutes. Dapat non-stick pan yung gamit mo para hindi siya dumikit. Otherwise, kailangan mo siyang lagyan ng coconut oil. Itong binili natin ay pwede sa keto or low carb diet at ang macros nito ay fat 8 grams, protein 2 grams, carbs 7.5 pero mayroon siyang fiber na 5 grams kaya net carbs is 2.5 grams. At ito na yung itsura niya pag napainit mo na. For our recipe, gagamit tayo ng bacon so ipiprito lang natin yan. Kung gusto niya palang malaman kung saan ko binili itong mga products na nandito sa video na to, check niyo lang yung description box below at ilalagay ko na lang. Kung nasa keto or low carb diet ka, ang piliin mo na bacon is yung uncured, walang halong honey. Much better kung ang kukunin mo ay fresh cut na mabibili naman sa mga supermarkets. Gagamit lang tayo ng isang kamatis at syempre slice natin to. Ang kamatis is in moderation kung ikaw ay nasa keto or low carb diet. At gagamit tayo ng avocado. Napakamahal ng bili ko sa avocado na to, 70 pesos isang piraso. Paki-comment naman po below kung saan kayo bumibili ng murang avocado para sa next purchase makatipid naman kami. Sa avocado, since malaki naman itong nabili natin, baka 1/4 lang nitong avocado yung magagamit natin. Para hindi mag-brown yung tirang avocado nyo, pwede nyong lagyan yung container ng water tapos yung naka-expose na part, yun yung ilagay nyo sa water, then ilagay nyo siya sa ref. Or pwede naman na spray ng lemon juice. At gagamit din tayo dito ng shredded cheese. I-fold natin muna siya para meron tayong guide kung saan natin ilalagay yung mga ingredients. Tapos ikakat natin yung isang side. Sikat na sikat to sa TikTok, tsaka marami ding nag-i-Instagram nito kasi napakaganda ng itsura at promise, napakasarap ng recipe na to. At napakadali pang gawin. Kung gusto mo naman na ikaw yung gumawa ng pita or tong tortilla, check mo lang yung previous video ko for the recipe. Pwede mo itong partneran ng favorite na drink mo. Ang itatry ko dito ay yung bago ng Right and Light, Lychee and Rose. Napakasarap nito. Mayroon din siyang collagen and glutathione. Zero carbs and zero calories itong drink na to. Pero ganun pa man, drink in moderation lang. Ngayon naman, di na natin kailangan ng coconut flour kasi ang gagawin natin ay nori wrap. Sa ating next recipe, napakadali din lang gawin ito pero instead of tortilla or yung pita, gagamit naman tayo dito ng nori or nori wrap. So gagamit ulit tayo ng bacon. Pwede ka rin gumamit dito ng chicken or ng pork, iprito mo na lang. Kung gusto mo ng may added fat, yung bibilhin mo na meat, yung mga part na fatty na lang yung bibilhin mo for chicken or pork kung yun yung gusto mong substitute ng bacon. Kung hindi ka naman nag-keto or low carb diet, so any part na lang ng meat na gusto mo, yung isubstitute mo. Tapos magpiprito tayo ng egg, pwede rin ng boiled, pwede rin ng scrambled, pero kung gusto mo ay sunny side up, mas maganda kung gagamit ka ng egg ring tulad nitong ginamit natin dito sa video na to para maganda yung formation niya. Tapos lagyan mo ng tubig para maluto na rin yung ibabaw ng egg. Yung mga slices na yan ay cheese, pwede kang gumamit ng chevital or queso or yung mga approved na keto low carb products. So as mentioned, gagamit tayo dito ng nori wrap. Itong nori wrap na to, available to sa mga supermarkets. Meron din to sa Shopee sa Lazada. So, gagamit tayo ng romaine lettuce. At gagamit din tayo ng cream cheese.
Pagdating sa cream cheese, ang madalas na gamit ko na brand is yung Philadelphia, pero ngayon gagamit ako ng Arla. So, napakadali lang ng mga recipes na to. Kung ano yung meron ka na available na mga ingredients sa bahay, pwede mo ring i-mix and match. At yun na lang yung mga ilagay mo para hindi ka na bibili pa ng mga ingredients sa supermarket. Then, i-fold lang natin itong nori wrap. At para hindi maghiwa-hiwalay, gagamit tayo ng food plastic wrap or yung tinatawag na cling film. Available din to sa Shopee o kaya sa mga supermarkets. At ready na siya. Napakasarap nito. Promise, gustong-gusto din nung kapatid ko. Healthy na, napakasarap pa. So tulad nung nabanggit ko, mix and match lang. Itong next, imi-mix and match lang natin yung remaining ingredients natin. Gumawa na rin ako ng sushi na keto or low carb diet. So, kung nagki-crave kayo at gusto nyong malaman yung mga ingredients at yung method kung paano gawin, check nyo lang yung aking Instagram kasi nandun yung mga ibang recipes na hindi ko nagagawa ng video dito sa YouTube. Japanese mayo yung nilagay ko sa kamatis. At yung mga ibang recipes ay nakapost naman sa aking Facebook page. So, check nyo na lang yung page natin. Ilalagay ko na din yung mga links sa description box at i-follow nyo na lang ako. Pwede ka rin gumawa ng pambuong araw na food mo, tapos i-ref mo na lang siya na naka-plastic na ganyan, tapos slice mo na lang siya kung kakainin mo na siya. Dalawang beses lang akong kumakain, 2 meals a day, isang brunch, minsan 10 or 11 a.m. ako kumakain, tapos pagdating naman sa hapon, 5 p.m. yung last na kain ko, or minsan umaabot ako ng 7 p.m. At yes, nagkakape ako kahit na hapon. Sino yung mga kasama ko dyan? Pakitaas yung kamay na nagkakape kahit na hapon na. Don't forget to like, subscribe, and click on the notification bell para ma-notify ka kung mayroon akong bagong upload.